Napakasaya niya dahil sa pinadama ni Zack sa kanya at nang marinig ang mga salitang iyon mula sa binata. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Takot na baka isang araw ay biglang bumalik si Casey at sabihing mahal pa rin nito si Zack. Chapter 32. I Like You, Samantha. Anas ni Zack sa pagitan ng mga labi nila ni Samantha. Hindi na niya mapigilan ang sarili at ipinagtapat na niya ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Nagising si Zack dahil sa pangangalay ng kanyang braso. Napangiti siya nang makita si Samantha na mahimbing pa rin natutulog habang nakasiksik sa dibdib niya. Maingat siyang gumalaw para makita niyang maigi ang mukha ng dalaga. Napapangiti siya habang pinagmamasdan nito. Napakaganda nito. Makapal ang kilay na parabang iginuhit. Mga pilik matang mapipilantik, matangos na ilong, at perpektong hugis ng labi. At ang pinakagusto niya sa lahat ay ang mapupungay nitong mga mata na parabang palaging nangaakit kapag tumitig. Sa tingin niya ay parang hindi lang pagkagusto ang nararamdaman niya para dito, kundi mahal na niya ito. He's in love with her. Nabaling ang atensyon niya nang tumunog ang cellphone niya na nasa ibabaw ng mesa. Pagtingin niya sa caller ay si Irene, kaya alam niyang nasa opisina na ito. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang sarili at isinuot ang sando at boxer shorts saka lumabas ng silid. Sinagot niya ang tawag nang magring ito muli. Ayaw niyang magising si Samantha. Yes, hello? Seryoso niyang sagot. Good morning, sir. May important meeting po kayo mamayang 1 p.m. Ayaw pong ipakansel ni Mr. Vince De La Torres ang meeting with them today. He said busy daw po siya at marami naka-schedule na business trip. Kaya kapag hindi po tayo nakipag-meeting sa kanya today at hindi nakapag-present, malabo na natin ma-close ang business deal sa DTFI. Mahabang paliwanag ni Irene sa kabilang linya. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone at malalim na bumuntong hininga. Okay, send a confirmation email about the meeting today to DTFI. I'll be there around 12 noon. Maghanda na kayo. Pinal niyang wika dito at ibinaba na ang tawag. Nakita niyang maaliwalas na sa labas mula sa malaking bintana ng rest house. Pero wala pa ring araw. Pwedeng-pwede na silang bumiyahe ni Samantha. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto kung saan naroon si Samantha. Lumapit siya dito at marahang hinaplos ang pisngi nito. Babe? Bulong niya dito saka ito hinalikan sa noo. Zack? Ungol nito pero nakatikit pa rin. Babe, we have to go back to Manila. Kaya mo bang kumilos? May pag-alala niyang tanong sa dalaga. Alam niyang masakit ang katawan nito, lalo na ang bahaging iyon. Yes, don't worry. Sagot nitong nakangiti. That smile. He fell on that smile. Okay, baby. Freshen up. May meeting ako with Mr. De La Torres at 1 p.m. I can't cancel it. At ayokong iwan ka dito. Paliwanag niya dito. It's okay. I'm okay. Kaya kong kumilos, Andres. Anong palagay mo sa akin, lumpo? Basag nito sa sinabi niya. Gising na nga ito. Dahil bumalik na naman ang pagiging mapangasar nito. Bigla ay kinababawan niya ito at pinaningkitan ng mata. Ikidulong niya ito sa ilalim niya habang nakatapis lang ito ng kumot. Ganoon ba? Sumalakas ka na pala. Sa tingin ko, kulang yung nangyari kagabi. Pwede ba tayo humabol ng dalawang round? 8:30 pa lang naman eh. Medyo maaga pa. Pilyo niya ngiti dito. Nanlaki naman ang mga mata nito na lalong ikinatuwa niya. Lalo itong gumaganda kapag napipikon. Hoy Andres, tama na. Nakarami ka na kagabi. Alis dyan. Magbabanyo na ako. Pikon nitong sigaw at itinulak siya. Umalis siya sa ibabaw nito habang humahalakhak pa rin siya. Bumango na ang dalaga at mabilis na tinungo ang banyo. Nakita pa niyang paika-ika ito. Pero pilit nitong inaayos ang paglalakad kahit hirap. Babe,
Huwag mong pilitin ang sarili mo kung di mo kaya maglakad ng tuwid. I can carry you at samahan ka na rin maligo. Pasigaw niyang biro kay Samantha. Huwag kang papasok dito. Kaya kong maligo mag-isa. Sigaw nito sabay pabagsak na isinara ang pintuan ng banyo. Natutuwa siya sa reaksyon nito. Napakasaya niya ngayon at kakaiba ang sayang idinudulot ni Samantha sa kanya. He never felt this way before when he was with Casey dahil kay Samantha lang niya ito naramdaman. Hindi siya nakatiis. Hinubad niya ang damit at walang iniwang kahit na ano at naglakad siya patungo sa banyo. Naririnig pa niya ang malakas na agos ng tubig mula sa shower. He opened the door. Hindi yun nakalak. Tiwala si Samantha na hindi niya ito papasukin sa loob. And there she is. Para itong diyosa habang nasa ilalim ng rumaragasang tubig. Nakatalikod dito kaya di siya napansin. Lumapit siya dito at niyakap ito mula sa likuran. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinaliguan niya ng halik ang batok at leeg nito. Lalo siya nag-init nang marinig ang ungol ng dalaga at pinarasap niyang muli kay Samantha ang kaligayahan. Lulan na sila ng sasakyan habang binabagtas ang kahabaan ng highway. Nakatutok ang paningin niya sa daan pero hindi pa rin mawaglit ang sayang na darama. Nang magtapat siya kagabi na gusto niya si Samantha, ay wala siyang nakuhang sagot mula dito. Hindi nito sinabing gusto rin siya nito. Pagkos, ay sinagot siya nito ng halik. Patunay lang na gusto din siya ni Samantha. He can wait until Samantha would confess her feelings to him. But before that, gusto niyang ligawan muna ito. May nangyari na nga sa kanila, pero gusto niyang ipadama sa dalaga ang pag-ibig niya. Saglit niyang tinapunan ang tingin si Samantha. Tahimik lang itong nakatanaw sa labas ng bintana at parang napakalalim ng iniisip. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Are you okay, babe? May problema ba? Nag-aalala niyang tanong. Kita niya sa gilid ng mata niya na nilingon siya nito. Yes, I'm fine. Natutuwa lang ako sa tanawing nakikita ko sa labas. Ngiti nitong sagot. Okay, pero kung may problema ka, just tell me, babe. Baka makatulong ako. Wika niya habang pisil niya ng bahagya ang hawak niyang kamay nito. Alas 11:30 pa lang ay narating na ni Samantha ang gusaling pag-aari ng Il Madrid. Mabilis siya naghanda para sa meeting mamaya. Ganoon din si Samantha. Kumain na rin sila sa drive-thru kanina. Dahil ayaw niyang magutom ito. Nakarinig siya ng katok mula sa pintuan. Agad naman niyang pinatuloy si Samantha nang mabosesan niya ito. Yes, babe. Nag-angat siya ng tingin at matamis ang ngiting sinalubong ang dalaga. Magpapaalam sana ako mamayang 1 p.m. Gusto kong pumunta sa office ni Darren. Gusto ko sanang makausap muna ito. At ayoko mag-resign sa pagiging trainer ko. Malumanan itong wika. Nawala ang ngiti sa labi niya. Bigla siyang sumeryoso. No, Samantha. Magre-resign ka. Matigas niyang wika. Nawalan na siya ng tiwala kay Darren. Zach, please. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang pagiging trainer ko. Isa pa sa tingin ko, kailangan niyo mag-usap ni Darren. Nararamdaman ko kasing may dahilan siya kung bakit niya nagawa sa'yo yun. Pilit pakiusap nito. Okay, ikaw ang bahala. Hindi kita pwedeng pigilan sa gusto mo. Pero hindi rin kita mapagbibigyan sa kagustuhan mong kausapin ko si Darren. Seryoso niyang wika. Sabay balik ng tingin sa mga papel na nire-review. Mabilis na lumipas ang oras at handa na ang lahat. Paalis na rin si Samantha. Pinayagan na niya ito dahil nandyan naman si Irene. Nasa loob na rin ng conference room ang business tycoon na si Vince de la Torres. Hinatid niya ang dalaga sa harap ng elevator. Nasa harap lang naman ito ng conference room. Lumabas naman ng conference room si Vince para sagutin ang tawag sa cellphone nito. Paglabas nito ay biglang naago ng pansin ang dalawang taong nasa tapat ng elevator. Alam niyang si Mr. Zach El Madrid ang lalaki.
At nagulat naman siya nang masilayan niya ang kalahating mukha ng babaeng kayakap nito. Nagulat siya dahil kamukha ito ni Nathalie. Nilapitan niya ang dalawa, pero huli na ito dahil nagsara na ang pinto ng elevator na pinasukan ng babae. Mag-iingat ka ha, give me a call later. Bili ni Zack kay Samantha, saka ito ni Yakap. Ngumiti lang ito sa kanya at pumasok na sa elevator na nasa tapat nila. Pagkasara ng elevator ay nagulat siya nang biglang sumulpot si Mr. De La Torres. May I know if anong pangalan ng babaeng kasasakay lang sa elevator? Agad itong tanong na ikinakunot ng noo niya. May balak pa yatang magkapagkumpetensya ang De La Torres na ito sa babaeng gusto niya. Yes, Mr. De La Torres. She's Samantha Gonzalez, my girlfriend. May diin niyang pagpapaalam sa pangalan ng dalaga, lalo na sa salitang girlfriend. Hindi niya itinago dito ang nararamdamang pagkairita. Mr. El Madrid, don't get mad. I'm just interested dahil kamukha siya ng taong pinaka-importante sa buhay namin ng pamilya ko. Wala akong balak agawin ang girlfriend mo. Mayabang nangisi nito sa kanya. Halos magkasing tangkad lang sila at hindi nalalayo ang edad nila ng De La Torres na to. Balita niya ay paibay-ibay to ng girlfriend. Hindi na siya magtataka dahil tulad niya ay napakagandang lalaki rin ito. Nagsukatan sila ng tingin. Parang naglalaban ang mga titig nila sa isa't isa. Sigurado siyang hindi basta-basta ang De La Torres na to. Pero kapag pumasok ito sa pagitan nila ni Samantha, ay hindi niya iyon palalampasin. Wala siyang pakialam kung hindi niya maklose ang deal sa mayabang na De La Torres na to. Ang importante sa kanya ay si Samantha. Don't look at me like that. Nakakatakot. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya aagawin. She's not my type. Sa tingin ko, she's very sweet and innocent. At ayoko ng mga inosente. May kamukha lang siya kaya ako nagtanong. Ngumisi ito. Napaka-possessive mo, Mr. El Madrid. Let's start the meeting. Nasasayang ang oras ko. Seryoso at mayabang siyang tinalikuran nito at tinungo na ang conference room. Naniningkit niyang sinundan ng tingin ang likod ng papalayong De La Torres. Naikuyumpa niya ang palad at nagtagis ang panga. Ubod ang yabang din pala ng isang ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay